Kadugay sa alawas. Ini merek bites nih. Right guys, we did talk so good run. Right, good morning. Kanang sesya kay karon nanta nakasugod kay medyo traffic kid sa gitos driver. So ang atong discussion karon about kuan continue break, so pag last meeting na to kay naka-continue nang tag break. Ah, naka-continue nang ta, di ba? So sa karon ang atong buhaton kay sa break na ta. So si continue unsa gito si continue so siya sa lock, di ba? Kanang for example natay lock break 4 let's say for example natay 8 i equals 0
nya I is lesser than 5 baron nya increment anak din. Let's say for example if natay ka ng conditions, so di ba if si I is let's say for example 4 baron siya ana, and then continue kana else open if dili siya kuan then system print dot out lang ta system out dot print let's say for example print ln akong ibutang diri guys ang value lang ni I and then close so ang pasabot niya kung si kung continue gani meaning ang i-print ra niya kay from values 0 to 3 ra siya kay ngano man ang ato mang gibutang diri sa atong code kanang nagbutang tag condition nga if si I kuno ang current iteration ni I is equal to 4 then continue pasabot sa continue ang kanang lakob code diri gani beyond ni continue dili na siya ma execute no but if dili lang ni siya kung si I kay dili lang siya equal to 4 then execute ta niya ang pivot then si continue kay let's say for example kay 0 to 4 man ni let's say for example 0 to akong butang diri so if I is equal na siya dapat duha na pivot mo is equal to 2 meaning if ang current iteration ni I kay 2 siya iyang i-skip si 2 continue pasabot continue mus i-skip niya ang current iteration then mo na siya sa 3 diba kaning kanang mga code hang uban maubos dili na na execute sa tong program so si continue kay mupadayon siya sa sunod nga iteration no let's say for example awing ita tag example diri ka sir ano so continue statement in Java with examples continue statement is mostly used inside loops so sold siya sa loops di ba so kaya balo na ta ang loops mo man ka ng magbalik-balik bitaw murag imong feelings niya magbalik-balik so whenever it is encountered inside a loop so if ever ko na encounter na sa tong program inside a loop then control directly jumps to the beginning of the loop for next iteration so let's say for example mo na siya din napatay ka ng line from blocks of code diri before siya execute niya and if may encounter siya mabalik siya sa agyanan sa sold sa loop mo na siya si continue so for the next iteration skipping the execution of statements inside the loop's body for the current iteration. This is particularly useful when you want to continue the loop but do not want the rest of the statements in the loop body to execute for that particular iteration. So everything ko no after the continue if may execute na siya or if may encounter sa atong loop ang everything diri na kanang code after the continue dili na siya may execute mubalik siya sa agyanan. So let's say for example na tadri example no example continue statement inside for loop na mo siya dri kay kana nag for loop tadri atong gipangala atong atong variable of j then j is lesser than or equal to 6 then if j ko na is equals to 4 then continue. Then if dili siya equals to 4, i-print lang niya ang value ni J. Diba? So kaning example, sa kaning example si 4, kaya wala siya malagot. Kaya nga naman, so sa if statement, wala man ta nagbutang nga i-print na to si J. Pero pwede gihapon ta, pabutang huwag ka ng statement inside sa if nga kuan, condition, dere sayang code block pero dapat execute nimo ributan nimo code nga execute diha before ni continue kay ngano man if magbutang ka og mga code after ni continue wala say gamit di ba
Okay, diba? Diri ta, nag-story ta sa sud sa if nga statement ta, nata diri dapit. If magbutang ka og code, after ni continue, wala siya gamit. Eh, nga naman, bisan pag true ni siya diri, ma-execute yung tibuok diri, dili na siya ma-execute. Okay? If ma-encounter ng continue, ang the rest niya, dili na siya ma-execute. So, if ever na nakay butang na code baron, eh, for example, if something is true, sa imong, so sa imong law, then execute ni mo, dire, execute ni mo ang blocks of code, dapat before siya sa continue nga word. So, sa kanya siya, dan, sabtan na dito, dapita guys. So, if dili siya tinood, o dili ni tinood ang quandary, ang condition, then, i-print ra niya ang volume J. So, muna siya, 0, 1, 2, 3, 5, 6. As you may have noticed, the volume 4 is missing in the output. Why? Because when the value of variable J is 4, the program encountered a continue statement. So, most of the time, guys, si continue, o si break, ganit mismo, nana siya sa sud sa if na statement or sa kanang conditional na statement sa sud sa loop. So, makita na gini mo si continue pero na or si break. So, kani, mamani akong i-explain na gina, dila na ako nasaho, no? So, muna siya ang flowchart ni continue, di ba? Kana, natay loop dire, condition, if false, ang condition na to, okay, exit lang loop, dili na to, siya i-execute. But if true ang atong condition, napasad kay loing niya, condition dire. If continue at tinood siya, then mubalik siya sa loop na to. Kani, balik siya dire. But if false na siya, then execute na niya ang rest sa code kung unsa may naa. And then, if kanang in-loop man siya, if tinood pa ang condition, then balik niya punta sa condition niya. So, tuyo-tuyo pa yun na, no? Loop man. Anana. So, same thing ko, no? Same thing you can see here. We are iterating from 10 to 1. So, kaning example, 10 to 1 for the variable name counter. And when then the counter value is 7, the loop skipped the print statement and started iteration of the while loop. So, kani guys, ang example nato direk katong sa kay for loop. So, direk kay while loop atong gamit, nag-set na daan og variable na encounter, i-set na itong value niya og 10, and then nagwata og kanang boolean or kanang condition sa while loop. Then, sa sud sa while loop, napagyud tay lain nga condition, if no, if si counter ko no, kay equals to 7, then decrement continue. Then, system out print. Print ang value ni counter din. Decrement. So, sa kani karon guys, namoy pamutan na din dapita sa while. Di ba, nasa kalain na ni for loop, di ba? Kaya kung arita ni for loop, wala rin ta nag-decrement rin. Dapit, di ba? Sa kang while loop, kay nag-decrement ta daan una ta nag-continue. Nga naman ka na? Si for loop, guys, automatic na niyang i-increment or decrement ang value sa itong variable. Whereas ni while man good, nag-set pa mong gutadaan o variable. Diba, giset pa na itong variable then at sa itong condition rin, if si counter ko is greater than or equal to 0, so, kana guys, decrement. So, ato dapat siyang i-update daan ang atong variable ang value sa itong variable una ta mo continue. So same thing dire guys, mora man gyapon na loop gyapon, mora gyapon na nga scenario sa for loop, no? Mora medyo masabtan ra man kay mora break up ra ni pag last week, di ba? So og dili ang if ang value ni counter kay dili 7, then print lang ang value ni counter and then decrement dire then before ang continue nga statement. So unsa man kay may tabo guys, if kanang atong unahon si continue bago si counter or bago ta nag decrement,
Di ba, murag mga infinite loops ya. Kaya nga naman, if ang value ni counter kay 7 na, niya maguna si continue kaysa ni counter, ni decrement na to ang value ni counter, ang value sa counter, dili na siya ma-decrement, always na na siya nga 7. Di ba, murag nakuha na ninyo. So, pasabutan na kay, diyan lang yun na siya forever. Magkuan, mag 7-7 na ang value, sige lang siya balik-balik. Bigyan na mahuman niyo yung program. Iyara mga print kay 10 to 8. Ato daw check dire. Ana 10 to 8. If dili na to siya i-decrement, meaning 7 ra yung value, magbalik-balik ra siya dire dapita. Puto ra if for example, bali lang si counter lang kani ba. E bali na to ni siya ang continue. Muna siya nga dapat kung natay napay kay lain code diha sa solve if kani dapat maguna siya before ang continue para ma-execute to daan ng block of code ni mo gusto na ma-execute bago ang continue. So kana if dili 7 ang value ni counter then print lang ang value ni counter. So output niya 10 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 0 wala say 7. So next example, do while loop. So, kana medyo masabtan na nag-set ang value ni J to 0. Yung if si J kuno is equals to 7, increment. Then, if dili siya 7, just print the value of J na lang. Diba? Mamakura man si do while of while, diba? Pero ang kalain na lang ni do while of while loop kay si do while if execute niya daan ang block of code whether ang kanang condition diri is true or false, di ba? If false siya diri, ma-execute niya daan ang unsay kanang block of code diri. Whereas kung while loop atong gamiton, magagad daan siya if true or false ang condition diri bago niya execute ang block of code ni nasa yung kwan. So muna ang kalina ni do while loop kanang recap lang na siya. So kani guys, ang output niya kay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, then 9. Wala tay 7 kay. Sa sud sa tong if else, or sa if nga nai continue sa sud, wala man nato gate, galaw si J. But for example, atong i-modify si J diha sa sud. For example, mag-print ba lang ta ni J? Pwede kayo, ma-execute niya po nato si 7. Or ma-print niya po. Muna, ang point lang yun ni continue guys kay i-stop niya ang iteration sa current iteration then musunod na yun siya or i-adding pa yun sa sunod iteration without kanang executing the rest of the codes. Diba muna siya ang continue. So kana guys, kanang gamay lang na siyang recap para sa continue, diba? So let me check the review game. Now you to break dapat sa tong break. Lang gamay ha. Namay pumunta na sa continue guys, kalibgan. Para tong ma-address dayon ang inyong kwan, mga pangutana. Continue statement. Medyo lagid ang kwan. Ako sa ikwan, tanaw ng padre ang break. Dara-dara. Kasi, kisabay ka nang ay nalimdan sa continue. Nakasabot lang sa continue sa function niya. Masabtan na lang. So, kani guys, muna siya ang break. Unsa nang break, dili na nang break up niya. Ang break guys, kay makita na to ang kalainan ni break o ni continue. So let's say for example, ato ni siya, for loop, yung punta ka rin mo. For loop, then ato na siya nilis sa break, direct. Ang kalainan guys, ni break o ni continue, si continue kay muskip siya sa current iteration, i-continue niya ang sunod niya iteration.
si Brake may kill niya mismo ang iteration or ang loop with my counter niya Brake. Let's say for example, dire ka lang, nag-set ang I into 0, then I is lesser than 5, kung niya increment na yun. If si Icon is equal to 2, then i-break na to Drake. So may tawa na, ang ma-print hanin niya dali 0, 1, and then 0, 1 na ma-break. Ang ma-print niya 0, 1. Kaya nga naman, si Break guys, like ni continue. Kung continue pa niya, because equals to, mo continue rin pa sa next iteration, then 3, 4, niya break man siya, meaning, ang loop mismo iyan na start yun or exit loop na rin na siya. So ang kanya 0-1 lang iyang ma-print kay si break mo na yung function. Diba nakuha ra? I-kill na niyang loop mismo. Si continue, ang current loop lang, mo-skip na siya. Mo-continue lang si break kay i-break na niyang loop. So muna si break statement is usually used in column 2 scenarios. Use a break statement to come out of the loop instantly. So, kung ganahan ka nga, i-kill na din ang loop break. Whenever a break statement is encountered inside a loop, the control direct comes out of loop and the loop gets terminated for the rest of the iteration. So, dili na, i-kill na din yan. For example, ito, ang pan, kanang current iteration, then break na yun. So, if ma-encounter inside the loop ang break, then automatic din na makill ang loop bisan pag pila pa nakabook na bilin niya iteration. So next, it is also used in switch control. So again na mong switch guys, if naka-remember mo na, so switch case. So kita gina to na nga masagid ang gamit ni break sa switch case. Kana si kwan guys, si break, si continue, muna tawag na mga reserved words. Dili na nimo siya pwede magamit as variable kay reserved words na siya. So sa kani, nato example dire. So break example, if nagset ang variable name num ato siyang giset ang value to 0, and then while num ayang condition, if si num ko no is lesser than or equal to 100, then i-print nimo ang value ni num. Yeah, then kanang increment. But if ang number ni num kay 2, then break mismo. So unsa may kanang output ani niya? Kani ang value of variable is 0, 1, 2, then out of while loop. So ngano man gani siya guys. So pag-abot niya og 2 dire. O na print gyapon nang 2 no kay naguna man ni siya. So pag-abot nag break, suppose to igwa na siya break, ang ma-print niya 0 to 100. Nga gibutang na to break. So na break na 0 1 2 kani mo ning kan ang iyang value. Nga dire sa guys kay naguna ang kaning system out the println, yun na nato pag-print na value o variable is num inana, di ba? So pag-abot niya 2, ang iyang current kanang value sa num, na-print niya po na 2, pero na-break na. But what if ato siyang i, or atong yun na ang kaning if nga, kwan, kaning if, or atong yun na ang if, then magsunod ni siya, ang may tabuan na, if ang value sa num kay 2, syempre dili na ma-print siya kay kwan. So same thing lang gyapon sa continue, if na kay ganahan niya execute the andre, so sa kaning kwan if nga statement kana ang break, then butang nimo dan imong block of code before ang break. Kay kung after siya dili na to ma-execute gyud ang rest of the kwan codes nga nasa imong if nga statement. So, nasabtan ra og say break, og say kanang continue. Tingaw og naay mga tanan. Wag mahihiyang magtanong. May right mid ba ito? Kani if kanang sa ni? Kani for loop nga example sa
kuan break kana nagset og variable nga var nya ato sing iset diri og 100 if var is greater than or equal to 10 then decrement si var nya if ang value ni var diri kay 99 break out of the loop so unsa may kanang diba bag-o siya nga pamaagi sa for loop diba so ato nga andan nga for loop diri ta mag-end daan diba arang diri ta mag-set sa kan ato integer so kani nga loop guys ha, may tabuan ni diri kay nag-set ta daan og variable diri or kan variable di pangalan tog var amot lang anong pangan nga tog var basta ano na yung pangan ni sa example niya diri guys ni-set na to yung variable as 100 and then kani nag ato siyang gi buhat tag condition diri so pwede na gyapon asa guys nga diri ka mag set og kanang empty nga variable pangalan nimo bisa unsa var baron I J tama na bahala basta dili lang siya reserved words then iset nimo yang value diri ikaw bahala diri value niya for example x baron nimong pangans variable nya imo baron na butang og value ni si x og butangan nimo og value si x da sakitan ano ba diba ah ama may tabo ana okay ano kana maroko ha maroko kan terbin na ano so kana if kani sayo na ni sabto niya to okay na mag nagunar yapo ng print then var and break so so kani next kani si break kay magamit siya sa switch case diba ana siya switch ana kay kung digon niya mabot niya break diri guys for example kanang tinawag yung value true na na case 1 niya yeah, for example kana ang kaning value diri or ang kanang mga gipang print diri o din mo but niya break ma print pwede na siya tanan kadong ubos so ang gamit yun yung break kay kana para ma for example kani muna yung pan diri muna yung value at 1 muna ang execute break delete na na niya ang button kung unsa pa ang nasa ubos muna kani ang nam niya kay 2 then this is a case 2 so ayan mabutang case 2 dari yan na so nasabtan na ang kwan kanang continue or break kaya na yung mga pangutan na diha para atong ma-address na-ignay kwan clarification violent reaction ngayon naman yung mga pangutan na diyan nagkaligan ba na na para makuan sabtan ra unsay break unsay continue sabtan ra so karon guys kay sa medyo lag na eh mao de shutdown sorry guys, kana human naman ta sa break o continue. I hope naman na mga pamutanan nito if naman mga kalimdan nito kay pwede na tayong balik. So kani guys, kana kwan lang tadri kana review lang ta about variables no. Ay naman kwan. So lessons kani sa vlog mo din na ako siya mag-buat. So karang guys, objectives ani kay data types, typecasting, operators of user input. Kana data types. Kibawa nung tapos yung mga data types, di ba? Kanang in, double, kana, mga primitive types, di ba? Kana siya, muna mga data types. Kani, muna sa types, sa data, in, float, char, boolean, string, nana. Nya mga types of data or mga types of data types na siya primitive non-primitive so as you can see here say string kaya na-apil siya sa non-primitive di ba anong na-apil man siya sa non-primitive na mo may word kasagaran na itong magamit sa itong program
Kana si string guys, ngano maong na butang asya sa non primitive kay car man gyapon na siya. Series of character na siya. Na series of car na si string. Ya si array, si classes. Di ba kung magkantag data type kani, data type niya din ang pangan sa variable and then ang value sa variable. Unsay value niya sa imuha? Ano ba? Data type. Primitive data types. Nana, buna siya mga types niya nga. Byte, short, int, long, float, double, boolean, character. Or card, or pad. So, si byte kay mudawat siya of values from negative 128 to 127. So, nana, si short kay stores value from negative 32,768 and up to 32,667. So, karon guys, mungutan na mo rin nga, anong daghan manig mga inani? No? For example, byte, short, int, long. Kani si byte, short, int, long, integer rin sila puro. Pero mungutan na mo rin, kung sa may akong sakto nga gamiton para sa akong data type niya. Ang kaning si byte or so short na rin, for example, limo lang value, hindi maabot o. O dili malapas o 127, o dili parang siya mubo sa negative 28, pwede nimo siyang gamiton. Yung mga naman, advantage man ka sa iyang byte size. Dili ra siya bukat sa iyong program ba. Whereas, for example, dinagpungay yun na iyong numbers, zillion na yun na iyong numbers, yung kwarta ay. Then, ari ka sa long, pero sa long, magamit siya o 8 bytes na memory. Yan, alahe po na siyang discussion, bro. Sadly, last day yung bitbay ninyo. Karoon na, wala lang yung magdahong ba? Last day sa klase. Last day sa klase, manana. Dili sa kuan. Karoon. Listen na na. Safe. Kanay. So, same thing na gyapon, guys. Si float o si double. Kay kuan, na gyapon na sila. Decimal, mga data types nga mag-store og decimal values or fractional niya. Ang ganis, kalainan ni float ni double, kasi float mo store siya 6 to 7 decimal digits. So for example, 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mura na ang store ni float. For example, si double, for example, 1 up to 15 niya. Karang guys, matunan ninyo no, kung mag seta ka ng maghimutag program para buatag assignment nga nai ka ng decimal si double yun ang atong pirmi magamit kaya nga naman mas safe gamitan si double okay, let's say for example kaya ka din pi di ba parang dyan mo ng pi di ba ka ng say ka na niya ng symbol ka na sa math dito nana di ba say value na 3.14 yeah. The rest pa yun di ba muna, si pi, mas safe siya gamiton sa double kay 15 digits man si double. Muna, atong kitangin pero ni, si int o si double. Di ba, kung example na may example ni si Henry, int o double, yun ang atong ma-encounter. E mo nga sila popular, pero pwede niya kung magamit sa uban niya mga data type, depende na sa preferences ninyo. Depende po sa inyong program. Next, kaya na si boolean o si car. Si boolean, ano na? True or false, di ba? Naibog na siya ni mo? True or false? True or false? Si boolean, kay daghan kasi gamit. Daghan niya na siya gamit. Then, dili lang, yun na, kamusap ka discussion ni Nani para ma-explain yung maayo kung masa si boolean. Then, si character, ano ba siya mo? Katong ASCII values, ano, di ba, naka-agyan tayo ng ASCII about ng character, mga numbers. No, si mga data types under ng integer, mga si byte, short, int, long, sa floating, kay si float of double, di ba? Boolean, yes or no, si boolean. Ano, is Java fun, is fish tasty. So, may tabor yun. Kani yung si boolean guys, kana gamay lang niya. Kana si boolean dere. Ang pasambot ang idanan niya, ang kani nga, di ba, yung pangansa itong variable, yung boolean yung type, true. Ato lang sige butangan o,
Raw nga bagyo lang yun. Is fish tasting? Gibutang yun na natong value ni. Ah, gibutang yun na sa value nga. Course. Inig-print niya. Masay value ni is Java fan. True. Masay value ni is fish tasting. False. Nana. Mara yun ka simple. Si Bullion. Pero, tapi yung mas libog anak kan pamaagi. Let's say for example ka na bullion. Yeah, let's say for example X lang akong butang. Kapoy nung magsuot is Java fan. Taas na. Ah, to is under the pita para taas-taas na kuan kanang lugar. So let's say for example bullion nag-set ko kanang X dire. Then akong giset ang X into for example true. Nga system dot out dot print ln. For example, X akong butang dire, ang iyang output ani kay true. Output niya kay true. But let's say for example guys, nagbutang ko anang sana expression dire. Kani kani, kaya mo kalibo gani ha. Si X, ang same value ni X true, di ba? If si X is equals equals false ba nung ibutang na ako dire? Kana true siya or false? False, di ba? E nga naman, dili man false ang value ni X, di ba? So false ang iyang output ani. But let's say for example kanang true siya, then true lang iya kuan output. Atong ilis dan siya dari false. Atong ilis dan false. False is x is equals equals true. False siya, diba? Nya. For example, ato siya ilis dan false dari true. Diba? Kaya to rang i-compare ba si x? False ba si x? Oh, false man si X. Cross, yeah. Nana. So, dili na mo kayo. Flip ko to. False, eh. Basta, ang ganda siya, guys. I-compare na mong both sides ba? Ganda siya. False ba si X? True ba si X? Nana. Dili lang na mo kayo. I-complicate. Ah, situation. Ah, next. Characters. So, i-passive car, no? For example, car. My car niya. A ang yang pan. Yang diba? Si car kay nasa balibuta siya single quotation. Meaning, one byte lang siya. Yang pan, yang pana, yang byte size. For example, pwede sa nyo ma butang ka ng number ka na 5. Diba? Kay ASCII code, rabi ng pan ang character. Pero for example, ano, butang ka nyo mag single quote, niya 5 ang ma-print niya 5 lagi hapon pero din ang mabutang na single quote ayang ma-print kay kung ang say value ano niya sa ASCII katong table na kung ipakita ninyo ba let's say for example kani ato siyang i-execute drive kay murang sige yung tag-yaw-yaw drive pati example yun mag-open mo ba kana notepad. And then, mag-open na sa kukuan. CMD. CMD. Ang butang dali. Siya. Nakatapan niya paglasa nga itong dali, no? Mana? So muna itong mga example pag last no? So sa so itong i-explain gani itong car diba? Ano? So mag-pangantag class ato siyang i-save daan. Save na to sa magbutang tagwan re
Nagbutang kag lain folder atong pangandlan og kan lecture. Asa ang adlaw gani ron? Ang sa Pizza Hut. 23 sa for 23 22 24. Dili na ko isulat ang katong mga source code na to, mga example na niya kag lang gyud pag i-send ninyo. Then atong pangalan ng atong class, unsa may maayong pangalan sa atong class kay about na sa kono card cars dot java. So ang gipangalan nato sa atong class kay cars man, di ba? And then public static void main string args gh. Then ang satoy sa itong example gani, kanino? Car 1, car 2, car 3. So pwede rin yung ninyo unha ka ng gi... Ano? Gi... Kamakama ba? Pasabot na niya, kani yung mga value na rin kay, o yung mga data type, mga character, gaya po na, puro cars. So ato siyang naon, car, my car, ay sa to 72 nga my car 1 nga my car 2 kay 73 nga my car 3 kay 33. And then system out the println ato siyang a g my car 1 system without println my car 2 kami shortcut ang bago kalamit means system lagi so my car 3 ana then close close ana buhat na nato atong kwan program di ba then arita din sa atong CMD. Then ato sa dang i-locate ang atong program, ang atong file na siya sa CD, desktop, source code, lecture 04-23-23-0-20-22 na. Then Java. Sa pangalan sa itong ganyan eh, cars, di ba? Java. Random na ito. Ano ito, mo random. Kana. So, ang yung value niya kay high. So, muna siya guys, if dili niyo mong butang ng single quotation, ang kaning mga values niya dire, kay diyan i-convert kung ano sa value ni, for example, value niya sa betito kay H man, di ba? So, mura yung i-print ko. Masa yung 72 sa ASCII, masa yung 73, masa yung 33. Batid, butangan yung sa single quotation. Ang ma-printan niya kay 72, 73, o 33. Mura na yung ma-print. So, muna siya. Diba? Simple na, no? So, next. Sa... So na, ASCII table, ito itong new coin din niya, si 72, nara 72, ito, 72, 73, o 33, andara. So, na, sa'yo lang na siya. So, mutana mo, ang sounding na sa tunga. Muna siya ang kwan ng, sa pangana, kana hexadecimal, pero layo ko yan na. Lisod na. Kaya na, sa string. The string, dili man siya primitive type, di ba? Kung yung primitive type muna siya mga values na naadaan diha sa akin, computer. Si string, dili niya siya primitive type, pero gamit yun siya na type sa variable sa itong mga program niya. So example, string, greet ang yung sold kay hello world. Kaning string kay is just a series of panigin na siya, characters lang yun. Nga, gibuwakan ka ng program, i-program siya para sa iyo na lang sa ito mga bagong nga programmer nga mo take of input, mag-store of value
nga daghan og characters into single variable. So ilan na nang i-program dan para masayon na sa tuwa. Diba? Non-primitive type siya, si string. Gipangandan siya og greeting, dinasod niya kay hello world. Ipato siyang i-butang greet plus itong pangalan og greeting baron. Greeting. And then ato siyang i-save daan. Greeting that Java. Public class static void string args ito string pangalan o greeting hello world system outlm greeting then close. So there is atong program. Para na to. Java greeting dot java. Grana to. Muna na siya. Sayon ra. Sayon ra. So kani guys, natay error sa repeater. Identifier public static void. I public class niya natay. Public class. Say kulang na to dire. Main, di ba? So, kung may error sa inyong program, guys, makita na ninyo. Kani, ang notepad ni sa NetBeans, makita na sa ninyo. Kana, then, hello world. So, yan na, no? Ato ning taga-ag assignment to. Eh, mataas. Assignment, Japon? Nindot nga, nindot ba nga last day na lang? Pero tanong ko, medyo kulang po yun sa programming yun, no? Layo-layo, pwede ba na, kuhan, non-primitive, na string, na arrays, na classes, na interface, bagay mo nga non-primitive types sa classes, dapat kay, nakadiscuss na mga methods sa inyo, no? Kana typecasting guys widening narrowing diba naka-discuss nang tani typecasting kana mo na siya ang quad scale niya operators altas operators kasi kani di naman di naman gigura na kumutan ano na kumutan na ka na kinsay bukog mat ako bungo sa bukog mat sa una. Pero tingnan lang wa. Ana. Pero bisag bubo kag mat. Imposible sa di ka kay bomo plus di ka kay bomo minus multiply divide. Pag pabugo-bugo lang ni. Pero kay mo ta ginana ay. Abi pa lang. Ko na. Bugo. Masya, kanang operators natay mga klase-klase sa operator, operators bakpo, operators sa kani arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, so bitwise operators. Mga arithmetic, muna siya na, kani mga plus, minus, times, divide. Assignment operators, kana mag-assign ka values sa saka variable. Comparison, i-compare niya mo. Diba? Bitwise kay, kana din na ako i-discuss kay medyo advance-advance ko na yan sa gamay. Kanilang arithmetic assignment comparison. So arithmetic guys, muna siya. So natin addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment, decrement. Increment, decrement. Kaya baka naman kanila. Kanang, sorry. Battery. So kana, addition, subtraction, multiplication, division. Kaya baka naman ta. Kanang modulus, nakasundo ko ninyong gamay yan. Pero dilipigid ko ang dino. Heavy. Si modulus, kay kuo niya ang remainder lang yun. Kung i-divide mo ang duha ka number, manay sobra ka na. For example, sa modulus, let's say for example, naka-int diha, gipangalan mo x, if say 5, kay gi, diba?
For example, 3 imong gibutan diha. If si 5 imong divide og 1, I mean, i-divide na mong 3, di ba 1, niya remainder niya kay 2. Yes. So ang return niya kay ang 2, rigid ang pilay kida. But let's say for example, si 5, kay imo si divide og 1. Kila may 5 divided by 1? Di ba 5 yapon? Niwa na si remainder. So ang iyang return kay 0, iyang value. Muna siya si modulus. Nana. Sa ato siyang i-saksak. Right, next guys. Tara ato na. Okay na, example na. So si remainder kay kuha na niya ang kwan or si modulus. Kuha na niya ang kwan ang remainder. For example kani. GCX kay tong giset sa 10, si Y kay 7, then si Z kay ugon sa remainder, kung i-divide nimo si X kang Y, then mo na ang value ni Z. So ato daw i-kwan, ato daw programa ugon sa or atong i-check kung sa value ni Juan kanang Z diri kung sa outcome na niya. Then magwatag lang Juan folder or class atong pangalan ng atong class o kanang remainder. Okay, mamaya kanang tuyo na sa remainder. Remainder dot java na public static void name string args, then sa atong program kay sa to kabutan dito kay like set ang value sa diba x dito 10 niya si y kay 7 niya sa kang z kay ang x niya remainder Y. Na. Then ang atong i-print kay si Z man, di ba? So, kana. So, ito siyang i-print. Ito siyang i-parandre. Java remainder dot java. So, kana. Ang return niya kay 3. Kaya nga naman, divide niyo si 10 kang 7, 1, niya remainder niya kay 3. So, sayo na gid siya. So, next. Assignment operators. So, natay mga line-line niya assignment operators, no? Muna siya, for example, gana. Na-declare tag variable niya x barod. Integer siya, 5. Meaning, ang value na niya 5 kay 1. Pana? Ang value ni x kay 5. Ya kaning uban guys, kaning nena ni plus plus equals, minus equals, times equals, divide equals, modulus equals. So sa may mahitabuanan niya, for example, ang current value ni x kay 5, set na 5 diri. But if, for example, yanani. Ang pasabutan na niya guys, mura sa yanani ba? For example, ang value ni 5 kay or value ni x kay 5, then si x atong i-update ang value ni x. Ang sa man nato, si 5 ato siyang i-plus sa 3. So ang value niya kay 8. Diba? So ang value karon ni x din kay 8. Ato lang i-update ba? O kung sa'yo value niya. Diba? For example, dili na to siya gamitag equals diri or plus equals. Then mausap ang value ni x. Diba? Ang gamit niya, for example, na si plus equals. Kay ato lang i-update ang current value ni x. Then, same thing nagyapon sa uban. For example, minus equals kay si 5. Ang value ni, ang current value ni x kay 5. Ato lang siya, minus sa 3. Then,
2 yang answer karena multiply baru ni mo. Si 5 multiply ni mo 3. Ika value karena x kay 15. Karena divide ni mo. Si 5 divide by 3 1. Yes. Yang sa modulus 5 divide mo 3 1. Remainder niya kay 2. So sometime ra. So muna siya ang assignment operators, ang operator, arithmetic operator plus ang equal sign. So for example, kana. Masaya yung nakayo eh. Diba? Kaya siya mo. Pwede rin yun. Kaya kay shortcut lang na siya. Magamit na ito sa inani. Diba nana? Yan. Kaya. Comparison. Compare niyo ang duha ka kwan value. May equals equals, not equal, greater than, less than. Nya kani siya guys ang output din niya kay true false. If for example sa equal equal ta same value na siya true. Nya for example lantas not equal, syempre if not equal lang ilang value true diba? True ang yung kwan yung output. Pero for example pareho value ang mga both sides niya not equal itong gamit. Ayang output kay false, di ba? Nya, kani greater than meaning si x kay greater than y. If true siya then or if mas dako si x then true, if mas gamay then false. So true po sa ginasi comparison. For example, kani. So ano siya boolean? So si boolean pwede gyapon ka mabutag expression niya nani. Kay kang boolean na siya. Kaya nga comparison. Compare-compare niyo mo ba? For example, babae kung compare-compare kay laki. Yan na. Ito, mas dapo ito yan. Tamog yun, girls, ha? Yes. Pero ito, kung po ka attention na, ha? Don't take your kids. Dave. Dave, sapap. Padakuay man ako anak na na. Padakuay kwarta. Ha, padakuay kwarta man. No. Magkano na dako bundal niya? Kapulan. Di ba no? Ayun na, Roy. Mayaya ko, mo anak. Di ka masokan niyo. Dapat ay. Di are na kag mga Pinoy. Gamay-gamay na pro. Gamay. Guys. Gamay. Ah, kaya na kalay mo buta. Para to na. Ato na sana i-mute to na to sa pita. Sorry kids. So logical operators is a simple logic. Logic ba po ani sa una? Pero karon wag ihapon. So logical operators na kay logical and, logical or logical not. So muna siya ang gamit sa kuan ng mga logic. Kanang kani boolean man gyapon siya dire, di ba? Boolean niya siya dire. Let's say for example, nag-set ang value ni x into 5. Kana 5. Pangutanon na Dania dire is 5 lesser than 5, di ba false na dan? Nya kani kay and man siya meaning dapat ang pandiri ang expression dire ug ang expression dire dapat true siya puro nana. But false if false siya then dili siya dawaton, di ba? Kay and man dapat both kanang statements are true. Kani logical or dapat bisa ko sa lang statement ang true dawat na din na true na din na siya logical or for example nagset tag value ni 5 or ni x sa 4 or 5 baron for example si 5 ba kay relata ni 4 para matinood ang yung kwan value si 4 ba kay great lesser than 5 di ba true.
Pero si X kay, or si 4 dili siya lesser than 4. Nya since lesser than 5 man siya, then denote gyapon, true gyapon niya statement. Nana. Nya si logical not guys kay reverse niya kung say statement. For example, nag lesser than 5 lesser than 10. Let's say for example, atong giset si X into 3, then lesser than 5 lesser than 10 siya. Ang value niya kay true. Dapat diri sa so, di ba? Niya si logical na kay reverse na niya kung say value. For example, ang yung value diri kay true, then yung himon of false. Mura na si logical operator or si logical na. Di ba? Mukabala ka guys kay namay ka ng replay ani eh, sa YouTube. Makita nga ninyo. Don't forget to subscribe. Cheers. Click the notification bell. So, mura na siya guys. Logical operator. So, user input. Nanamantani. Java input scanner. Diba? So, ang main kwan na ginato the discussion kay katong brain focus ninyo. Pero kani kay murag mawag lang niya siyang recap ba? Kay last day rambo ang gaya ninyo. Huko na inform tayo na. Kani, input types. Atong pan nasa tayo mga input types ani. So kani si scanner this a non-primitive type di apon siya kay usab ni sa ka class no. So makita ninyo diri kani viable di apon si scanner or si scanner okay mo ni siya ang pangan sa class mao na siya variable type and then ang pangan sa atong variable then mo ni yang value diri nana. So mo na siya si class possibly kay kabalon na moron kung saan pag declare ka ng object no na classes but more na kulang na mo sa client naman masa mo magsugod yan eh laga mo putol-putol na ablaw sa Sabado kato lang straight doha no kay kami na human yun naka mo constructors kami. Pero naka-discuss mo, method ni Seth? Wala, wala kong nag-method na-discuss na. Karun, sige, ito lang, apilod gamay ang method siguro para maraga na, mahog na lang overview sa inyo ha ba? Waman ako na-apil sa fun, pero sige lang. Sa scanner days, nasa mga method, sulod, muna siya mga method ni Nani. Nana, mga input types na lang gitawag. Nana, next boolean. For example, yung mong kuhaon sa user, the boolean, the next boolean. If byte siya, byte, double, float, in, line, long, short. Diba? So, muna siya guys. Pangasa kong YouTube na guys. Andrew's Classroom. Subscribe lang din mo. Opo, kuya. Amen. So, kanay guys. Kay... tudlukan lang tumuga may sa kuan sa methods mag-open tag kuan di. Dili ka nang kuan na alit open ta o W3 schools kay na dili man ko magkuan ni tag mga examples hin. Sorry ta sa methods. Kato guys, namay nasa basanta naman nato ang itong break o continue, di ba? Namay wala akong maglibog ato, break continue, kasi naglibog niya. Dili na libog na kanya, Tagalog na, libog mo Bisaya na siya. Pero guys, anisay lang, hindi na libog ba? About continue break. So, if pula kay... Pwanta mo daan rin sa method. Ang sana yung method. Nga nung importante si method, di ba? The method, guys, is a block of code which you can run when it is called, no? So, you can pass data known as parameters into a method. Methods are used to perform certain actions and they are known as functions. Why use methods? To reuse code, define the code once, and use it many times. So, nasi method. So, inanay mo create og method guys. So,
For example, alita sa itong mga examples, no? Kani guys, si main diri, muna siya ang pinaka-main na method na ito. Nagigamit na siya'y parameters sa solid, kani si string args, muna siya'y itawag na parameters. Kani main muna ang pangalan sa atong method. So, unsa may ganang gamit ani ni method? Masa itong kani. Dali. Let's say, for example, guys, natin ka na, no? Class, public class, pangalan nato si og name. Wala to nang iswap nila sa code para makita saan sa itong mga viewers. Hi, viewers. Okay, pangbudi ha. Hi, gentlemen. Shut down. Tama, ano ko na naglayan yung lawas? Tatay. So, hi guys, ano? Kalita. May mga taong plan. Class at ang pangalan o plan. Main method. Ano lang? Ako na pangalan ginanap. So, kani guys, mag-save mo ka ng file. No? For example, manong-manong kay Jose pangalan sa inyong class mo, dapat ang pangalan sa inyong plan. Yung file main method.java kana save. And then, kani guys, kana unsaon yun ito na ito pag hello world lang ganit. Ba, public class, static void, public static void main string, na args. Diba, mag hello world ka kay ano raman system out print ln nya hello world, di ba? Nakan na. So if imonis yung paraan, siyempre ang iyang output kay hello world, di ba? Java main method dot java main method dot java output niya kay hello world. So kani guys, kaya pwede po tayo mag-define o method. Ano, for example, leptas gawas. Ato parang pangalan. Pwede na ito sa void. Then, ato siyang pangalan o, let's say for example, hello. Yeah, void ang yapon niya. And then, sa sud sa kaning hello world, kana siya guys, nana siya outside sa kaning main ha. Nana siya sa main system.out.println hello world. Kana. Then kani siya guys, pwede na nato siya i-list down kani si system printed out og unsay pangani kana sana pangan sa atong void diri. Let's say for example, ang pangani kay hello, di ba hello man yung pangan? And then kana. Atong i-check if nasa error Java. Kana na si ano error? Kung saan kay error dire, so ato sa i-check ang sa website na. No? So static void. Yan natin gitawag kung saan ang static public void. So static means that the method belongs to the main class and not an object of the main class. So kani alisa ta sa static, no? So si void natin kulang diri, ato sa butang na static, same thing diri, no? So main ka void guys, wala siya ka ng return value, void lang siya nana or static hello na lang yun nana, dili lang ato siya butang na og ban anang value kani. O pwede lang kang magbutang ang void. And then, para na to siya. Let's check it. Napatay error. Then ka na, hello world. So, pasabutan na guys. Everything na nasa sundari ni hello. Or kaning ipanganan na to method ni hello. I-run niya sa atong main method. So, kaya ka, ano ang doon na guys. If para na to ang atong program, ang atong computer,
pangitaon dayon urang atong system, pangitaon din to sa atong file or folder ang plus na naa dito ang kang method nga na ay main or ang main method. Kung dire sa main method muna ang iyang dire niya iparan o dire magbase ang atong computer. Diba? Bisan pag unsa pa kadaghan na imong method diha, pangitaon na ni sa atong computer si main nga kwan kanang si main nga method. So muna siya guys static static method na sa tadi sa tamang public no. So natay gitawag na void ng methods na natay gitawag na may mga return values. Return values for example static, then let's say for example string siya nana na pwede pud siya mo dawat og kanang input. Let's say for example string, di ba, pangalan sa dito. For example, pangalan ako akong method of name. Kamu, bisa kung sa yung pangandre, plus ako, akong pangalan sa sig name, di ba? Then, take siya input na string. For example, pangalan ako siya F name. Short for first name ba? Ano, then, if diligan niya siya void kung nakabutang dito, guys. For example, nakabutan niya string in kanang float ba ron, double. Meaning ana, pag dili siya void na kabutang niya, meaning nasa return value. Butang lang mo siya direct return. F name plus for example, akong pinigo. Matthew, ana. And then, close ni mo siya. And then, dire guys. Kanang, may tabo dire ato siyang kuhanan. Ato siyang i-call ang atong function nga panganan or method gipanganan atong main nga pwede siya makadawat og in, input nga string. So sa unan ato so butang na nato main, then panganan ko Andrew string man siya ato sa result sa double quotation mark Andrew. Let's say let's check guys if na say error. So, check date na by error. Hello, world, Japan. So, unsa may kanang expected unta natong ma kana output nato diri? Hello world, kana nakabutang gyud po natong hello diri. And then dapat kani Android Matthew, di ba? So, diri na pick guys kay wala mo print pa kaning Android Matthew. Ako siyang butang space diri kay masumpay ra gyud na sila duha. Kana so unsaon na nato siya if kwan gani guys if delete void or if delete gani void ang imong method ang kana siya imo na siyang isold sa or system print but out na nimo siya system but, na ato siyang butangan ang panato ang ato method name and then Andrew na kani di mo sa nigamay. So unsa may natabo dire karon if dili gani void guys isod nimo i-print ra nimo siya system printed out kay return value man siya dire di ba kay dire sa tong void natay system printed out dire meaning ma-print ra siya if dili siya void kani string wala man say kanang dipanganan na dire anang wala man say system out print or wala siya pang output diri meaning ang value ni name or kaning kuan ugun siya kung ibutang gi-input diri na string man diri wala ra. For example ibutang ko na name niya dila na ko system print na to wala lang kay wala man kung nag system output di ba. So kani kay ako siyang buatan system out println name anang pangan sa method din ang value ang iyang input kani nga case kay Andrew ako akong pangan and then atong i-check if mugana ba ni mo gihapon ni gana masa kay pagpagana ni murag wala ra siya na save guys atong i-save guys nagulo kay ayo
Brother, lama mo lang sa Uganda. Patay. Oh, tara, Dek. Waigan. Repod ng Waigan na. Wala lang ma-save, no? So, ato rin sa inyo save. So, kani guys. Oh, put ka na. So, unsa may gamit ni Kwan? Unsa may kanang gamit yun ni method? Let's say, for example, guys, na kay multiple names dire. Kaning, for example, dili, void ang imong method. Pwede niyo masimastore sa usa ka variable. Depende sa unsa iyang return. For example, kani string man siya dire. Meaning, dapat iyang return kay string pod. Nana. Let's say, for example, sa kani, pwede na ito saan siya. Tangan, for example, string. Ako lang butangan F name. Ako lang parehasan sa kaning pangandre variable F name. Then so niya kay name. Then Andrew. Ana. So meaning if ang imong i-print diri kay si F name ana or pangalan kana name na lang kay pangalan. Kana name. Meaning if kana ato i-check if mugana babi. Na gana ra gyapon siya. So karon balik na yang gana. Kenag tiki-tiki naman. Or naghitorin. Kasi nakasuway siya gitorin. Mugana din ako gitorin. Look, herbran. Look, snowbird eh. Delikado. So ana, simple ana. Medyo nasabta na, makasubay ra sa kung kanang i-explain ko rin. And let's say for example guys, natay kanang different kuan, kanang mga pangan. Let's say for example, dili lang kay si Andrew. Ana. Tangan po nato siya o kuan, kanang name diri. Ito siyang butangag name one. Then for example, sample lang yung lira ha. Ako for example, lira pa yung butang niya. Diba? If ato ni siyang delete na ito sa method guys, ang may tabuan niya sa thesis, tingnan, system print not out, butang tag Android, dahil na po, system print not out, lira kung yung butang, or system print not out, pampilo, yun na na. Dagan, magkita drink, wato nun. Ang gamit ni method kay mag-set na daan o gusto ka function, mag-set ka ng set of codes para if ganatang tawagun ko, tausahor na nato siya o tawag drink. Pwede na ito magsigbalik-balik ba? Nana, na if i-out ni nato siya, yan, plus name one para kaning buwan, kanik. Dapat ito siyang i-output. Nana, ira. Nya, murag ang sabi, di ba, medyo bati siya, no, kay, kanang, nagsumpay ra, liro ka ng, kan, Matthew, so, masana na ito, dira na nato siya, butang, update rata dire, butangan na nato siya, escape character, forward slash n, or backward slash n, meaning e pa siya new line atong i-check b ha do nakaroy yo do ta ko pili doy bagera nang dahil sa Java di ba daw example na dira okay ra kanu Tuga na. And then, let's say for example guys, kuha ka ng average ba rin, diba? Imo tagdain niya class na rin. Pangalan ako, average. Diba, ang sound to na ito pagkog average gani? Itong i-divide. For example, natay 72, 73, o 75 na rin, na mga data. Masa so, yan ito, yung pagkuha yung average gani. Ato sa siyang i-plasta na, pila man eh. Hindi truth rate. 1, 4, yung kani. 0,
Una, two, one. Sakto ba? 220. Sakto ba? Check daw. So, hindi ito 73, 140, 145, 10, raise na ito, 2, plus na sakto naman guro. Then, para makuha na itong value, i-add na itong 3, then, i-divide po na ito, kung pila sila kabuk, di ba? 3, then, pag-divide na ito, pila ni 220, divide, divide, 3, pila man eh? 7, 21, 20 ila 6 18 na 0.666 na round off nimo 0.667 na nana di ba di ba lokom mo divide din ani tama ko tayo so kani guys ato siya i-apply ang same concept sa atong programming no using save na at average.html I mean kanang average.java and then ang sa method guys pwede siya magkuna sa imong main method pwede po niya magkuna ang imong main method una mga kwan public static void main straight kaya ako lang muna ng atong main method nya ganahan ko guys na ang kaning kanang program kay mudawat siya og kanang input point pagmantawag sa atong scanner di ba kani medyo taas-taas din siya muna nga stay tuned so kani guys ato sa mag atong buhat ada kanang object scanner tong pangalan og scan and then new scanner system.in di ba mo na siya and then kanang magpantag in direct i or kanang ganahan ko nga user input lang siya ganahan ko nga ang user kimo kanang kuan siya tanga sana to diha system.out mutana siya sa user kanang number of data ano mutana siya daan pila pila yung number of data muna ayon ni prompt din butang tadri in data tong ipangani ya then sa sud sa data atong iscan dot next in meaning ang value ng data depende sa kung unsay atong pan kanang gi-input 5 balloon 6 and then next kay mag i-agi na present kan guys kanang array no so if mag-array ta na user input ang pagi ano yun na nato i-float na po siya or pwede na po yun pero mas mayo at float or double na lang kana double then ang indication niya array na siya then ako kanin wala man yung word na datas pero save lang sa atong program ako lang sa imo niya datas and then new kana double and then pangandri kay data kana so sa mga tapo ani nga kwan kani nga part diri karon mahog na siya kanang class di ba mura siya class ana kay atong giset diri pila ka bo kanang value sa array ang atong input diha. Let's say for example 5, then 5 values of array, di ba? And then magbuhat ako for loop diri. Magbuhat ka daan diri og kanang double gapon. Ato siyang iset value of total to 0 na para natay pang total ba? Kung i-add na tong kanang number, di ba? And then for in i equals 0 i is lesser than datas dot length sana i plus plus unya sa atong kwan guys sa atong data
Masato so sa tong load kay mag system out the print ln ta or print lang. Adili lang nako ni say ln diri print lang. Kana. So same thing diri. Ang iya i kanang prompt diri kay data nya plus CI nya plus kana semicolon or colon and then ang next natong buhaton diri kay atong i butang ag value ang mga array na to si datas nya I ang butang niya diri datas I equals scan dot next double kana taas-taas lo. Ngayon, bro. Ano ka pala ka guys? Kaya mo lang, overview naman niya siya. Di lang kita mo i-pressure niya karun. Baga makita na yung mag-upuan kayo. Yan, YouTube. Kita mo, review lang din sa YouTube. Eh. Subscribe! So, kana siya guys, pasabot na ni. Di ba, nag-setup ka ng array. Kila ka mong array. Then, sa sold sa tong array, atong butang ang value kada one kana index na to. Let's say for example, 5 ang array na to. Ako may butang dali ha. Example natin, 5 kabuk array. Butang user input. Ano sila ko? User input. For example, 5, 6, 7, 8, 9. May kabuk values. Nya 0, 1, 2, 3, 4. Kana na. So, nahitabo ron dali guys. Kay, kani pa, di lang ako i-datas that din. Kaya pa din yung libog. Nana. Pumutan din kay data lang. Meaning, for example, nag-input ang 5 para sa variable na data. Meaning, ang value ni data kay 5 na. Yan sa for loop na to kay nag-set tag I na integer to 0. Then FCI ay ang value kay lesser than 5 sa data. Then, yan eh. Kana execute yung mga lines of code diri. And then guys, every time ng atong makakakuha tao ka ng input sa user, ato siyang i-update sa total value ni total. Ato siyang butangan, total. Ato siyang assign yung operator na siya ba? Plus equals, diba? Current value ni total kay 0. Yan. Let's say for example, nakakuha na tao value for the current iteration sa data. For example, butang tag 5 sa una, then ang value ni total 5. Next, ni input tag 10, then value ni total kay 15. Diba? And kana guys, natotal na nato siya. And then, next karon diri, ibutang tag system.out.println. Ato na diri butang tala total or average. Average yun natin plus ang atong himuon niya method, di ba? Patagalin mo sa method, no? Sa main pala ta. Taas-taas gin nila. Pero at least ba, makita niyo ang process ng saan pagbuhat ba? So, kanasya mo. Ano? So, tundo pa man si Andrea kung sa'yo pa ng tundo. Kani, di pwede na siya muran. So, kani guys, para muran ni siya, ako lang, butang ako na Andrea. Butang ko din rin daan, duha ka, kanang, para, mudawat siya, duha ka input, una, ang total, o ang data. Nana. So, kani guys, dipigil na siya murag. Pwede parang na to siya sa metabuan eh. Java average dot Java. Let's check. No, no. Dapat yung mga error diyan na button. Cannot find symbol average. Ah, dara. Kita mo eh. Cannot find symbol average in not found. Array required in not found. So, di gyapon siya murag. Pag-redapita kay
wala pa man hopon na nang hopon kanang gupan na tong define unsa si average di ba. So karon ato siyang buhatan og kanang definition si average, mudaot na siya kanang kwan. So static ang iyang return kay double eh average na tong pawon meaning lagi na siya mga point point double din ang pangan sa tong method kay average. Kay average na itong gamit din. Mudawat siya, dua ka input. Una kay int siya. Ang int kay ang data. Pangalan na itong data. Then, usa kay int gihapon. Then length. Meaning, kaya guys, pwede lang yun yung butangan. Bisagun sa Andriha. Na input. Basta ka ni, ang una na akong input diri kay muni si total. Ana, ang kaning salit muni si data. And then, para makakuha ka sa itong total, mag-set na ng variable na sum, iset na ito 0, and then, mag-buat ang for loop diri. Int I equals 0, I is lesser than length, I plus plus, ana, then si sum, kaya ito siya i-update ang value sa data dapat ari na siya ka na. Then, si data ay ka na. Then, ina-comma niya kay return data sa value sum divided by the length. Then, return the program. Let's check on if nanay if sakto na ginya itong code. So, naitabo nila sa itong method, guys. Every time na tawagon ni siya, naturang input nila kay ang array na ito, ganito. Dili na siya array nila. And then, ang atong length. So, dili total lang itong ibutang nila. Kundi ang, kuan lang, ang pandatas. So si total dili lang na to siya butangan. Dili na to siya butangan liha. And then data. So may tabot na rin. Take set input niya array na in na array tawag sa data. So kani natay data diri. So input lang kana. And then diri sum ya data current iteration. So let's check if mugana tong code. Hopefully. Nagyapon tay. Error. Let's go. Naasya sa 15. Atong check kung si error na to break. Datas. Muna na save day. Natay error diri, so mismatch double cannot be converted. So error ta diri guys kay ang atong data ang iyang data type kay double nga kwan ari nya diri kay gi-in ta ato. So ilis na lang ato siya diri og double ato daw check is sakto na, hopefully sakto atong code. Number of data na. Let's say for example, 5 ang atong ibutang. Data 1, okay. 3, 2, 5, 4, 3. 3.0 ang iyang labas. Asa 0? Data 0 na. So, para ma-fix na nato kanang data 0, dili rata, dapit. Gani. Ato sa butang ka ng diha. Plus 1. Ano, pwede na. For example, yung current iteration sa i kay 0. Plus na 1, sa namin mo siya 1. And then, butang na ito sa space din. Pag din siya pangitan ahon. Number of data. Kana. Save na to. Check na to balik. Para na to. Ano. Let's say for example, sundan din na to. Tulog ka mo ka itong data. Ang data 1 na ito kay 72.
na 73 o 75 73.0 ay ang value. So kayo update ko rin itong pagkuhan. Kayo na itong pag-calculate dali. So muna siya guys, let's say for example number of data natin, ito ka book data 55 or 56 55.0. And let's say for example 56 or 58. Ay, sayop 56 ka book data. Sayop nagaya na. For example, dalang ka book data 58 or 56 57. So murag natay error din dapita no. Unsa may error nato din dapita? Diba the time nga patal ka ng duha ka book input 55 ug 56 supposed ni ang yang output kay 55.5. Diba kung i-quantify nimo, i-calculate na 55 na 56 1 nga divide nimo og 2 ng 5.5 so supposedly 5 or 55.5 dapat ang iyang input 55 na pasang karon din 55 56 55 ang iyang 55.5 ang yung one output dapat. So unsa man kay ka na murag error diri sa atong data nga gihatag na natong tanan. Diba? Kung saan ka nang mag-error na ito, ang kanis isang kay float man siya, o kanang kanana, int man siya. So, itong waton rin guys, kaya ito lang siya ni typecast si Sam into let ang double. And let's check if sakto. Ito no? Ito. 55 or 56. Ra. Ato sa yung typecast into double kay integer si Sandri. I-divide nimo ang mudakog na niya. Okay. Diba? Si Sam kay integer. Nga si Len kay integer sa Japan. I-divide nimo mo kay integer. Siyempre, ang iyang output. For example, 55.5 kato si 5 kay disregard ito niya. Muna nga, iyang output integer Japan. Whereas, inani, i-divide nimo ang double into in ang yung output kay double lagi hapon. So muna siya ang pan ang atong output karon. So ay magwala na guys, sindan niya po ng ano eh about ni siya sa average nga na, diba? So yun ra. Pero guys, taas-taas gini siya dito sa atong kwadron pagamuhat sa Java. Pero dili na nato buhaton sa C language kay medyo gamay-gamay rin siya na kwan code nato diri. So mayra ni. So asa man to inyong kwan? Assignment pag last. Lapatay. Mario og unsa to? Escape na. Escape. Ali mag-answer reveal taga diyan bi. Kesa may naka-answer gid ato. Tugas sino? Break. Thank you.
Pada, kita ini.